What's up mga Big Bites? Prince Caperal, gusto daw ko rin ni Coach Yang. Ang tanong, sino naman kaya ang kapalit niya? Pero bago ko sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bago natin pag-usapan ang Hinebra, pag-usapan muna natin ang nakakagulat na ginawa ng Blackwater Bossing kontra sa Terra Firma Jeep. Naglaban nga ang dalawang team na ito at tinalo ng Blackwater ang Terra Firma. Hindi lang basta tinalo, kundi tinambakan nila ang mga ito. Nagtapos nga laban na ito sa score na 107-70. 37 points ang tinambak ng Blackwater sa Terra Firma. Ito na ang pinakamalaking tambak na nagawa ng franchise ng Blackwater. At ang mas maganda pa dito, biglang umangat sa 3-1 ang standing ng Blackwater. Kaya sobrang nakagulat talaga. Kung natatandaan nyo pa, ang naging laban nila kontra sa Hinebra, muntik pa silang manalo sa laban na ito. Kung hindi lang dahil sa game winner ni Japet Aguilar. Kung hindi sana, 4-0 na ang record ngayon ng Blackwater at undefeated sana sila. Grabe talaga ang pinapakita nila ngayong conference at gusto nilang patunayan na hindi na dapat sila minamaliit ngayon dahil kahit ang pinakamalakas na team ay kaya nilang talunin. Samantala, ngayon ay lumipat naman tayo sa Barangay Hinebra. Tulad ng Blackwater, sobrang ganda rin ang pinapakita ngayon ng Hinebra. Sila ang tinitingala ng lahat ng mga team ngayon dahil sila nga nasa pinakaitaas ng standing. Samantala, ayon sa kumakalat na post sa social media, alam daw ni Coach Yang na malaki pa ang pwede ma-improve ni Prince Caperal sa naging laban nga nila kontra sa Hinebra, kung saan nabura 19 points na kalamaan nila. Nakita daw ni Coach Yang ang potensyal ni Caperal at naniniwala daw ito na malaki talaga matutulong nito sa NLEX. Sa height pa lang niya na 6'7, napakalaking bagay na ito para sa kanila. Tapos ang mas maganda pa dito, tumitira siya sa labas, kaya ito talaga ang gusto ni Coach Yang. Pero ang problema, mukhang malabo nila makuha si Prince Caperal dahil medyo hindi maganda ang offer nila sa Hinebra. Ayon kasi sa post, ang ibibigay lang daw nilang kapalit niya ay isang role player at isang second round pick. Sa tingin ko, hindi papayag ang Hinebra sa trade offer ng NLEX, lalo na kung ganito lang ang magiging kapalit niya. Malaki siguro ang chance na papayag ang Hinebra sa trade kung first round pick ang kasama sa trade package. Pero dahil nga hindi na kailangan ng Hinebra ng isang role player, at mas lalong hindi nila kailangan na second round pick, kaya hindi sila papayag sa trade na ito. Samantala, dahil pansamantala mawawala si Coach Tim Cone, si Coach Richard De Rosario muna ang pansamantalang papalit sa kanya. Ayon sa mga balita, mas bibigyan daw ng mahabang playing time si Caperal dahil alam siguro ni Coach Richard na playing time lang talaga ang kulang sa kanya para maipakita nito ang totoong galing niya. Naniniwala rin ako dito dahil kapag nabigyan pa ng mas mahabang playing time si Caperal, mas mapapakita pa niya ang laro niya. Kaya sana, mabigyan talaga siya na medyo mahabang playing time para lumabas pa lalo ang galing niya bilang isang player. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin niyo malulugi sa trade na ito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood niyo, mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.